Mga kaagoy! Ngayong Undas Bay, nakapagdaruman na ba ang lahat? Gumawa pala kami dito sa bahay ng daruman. Dahil masarap nga ang ganitong kakanin. Kapag undas nga, mga kaagoy! Grabe nga yung ginawa nga natin na daruman, sobrang sarap mga kaagoy dahil hindi nga natin ito tinipid sa lahat ng mga sangkap niya. Kapag undas talaga mga kaagoy, ganito talaga ang niluluto natin. Kaya tara, samahan niyo ako magluto sa bahay. Bakit kaya mga kaagoy tuwing undas? Sikat nga ang kakanin na itim. O tinatawag nga na daruman. Sa isang lata nga mga kaagoy. Nasa 30 pesos nga lang ito. Bali, ang binili ko pala dito ay 7 lata. Kasi kung ang bumili ng daruman, pumunta na nga ako sa bilihan ng buko. Para bumili nga ng gata, asukal at nyog na gagamitin nga natin. Nung pagka-uwi ko nga mga kaagoy, pumunta muna nga ako sa bukid. At naglakad muna nga ako papunta nga kila Ante Andang para kumuha nga ng dahon ng saging sa kanila. Bali, ang gagawin natin sa daruman natin mga kaagoy ay special. Pero lasang daruman pa rin mga tol. Eto na nga ako, nakakuha na nga ako ng dahon ng saging. Kaya nagumpisa na nga ako magluto mga kaagoy. Ang una ko palang ginawa, niluto ko muna nga itong gata. Bali nung sinaunang panahon nga mga kaagoy, naging tradisyon nga ng mga tao noon ang paghahanda nga ng kakanin na itim. Dahil nga kapag uuwi daw ng sementeryo, kailangan nga mga luluwa or tinatawag nga na trick or treat. Tapos kakanta ka at bibigyan ka daw ng malagkit na kakanin. Yun nga daw yung ginagawa na nung sinaunang panahon. Ang sabi nga ni mama habang umiikot nga sa mga bahay-bahay, ay kailangan nga kumanta para bigyan ka nga daw ng pagkain. Parang ganito nga yung kanta nga nila mga kaagoy. Ay denglo mo pa Kristiyano, so pantaw tawag mitsi kayo, sa irap mi pa'y talingaan nyo, alik naan mi od purgatorio. Yun daw yung kinakanta nga mga kaagoy. Ang hirap nga bigkasin, sobrang lalim nga. At bali okay na nga tong niluluto natin na gata mga kaagoy. Bali sa paghugas pala ng daruman mga kaagoy, isang beses nga lang pala namin tuhugasan. Hindi nga mawala nga yung itim nito mga tol. Baka pag nasobrahan kasi sa paghuhugas ay mawala na nga yung kulay nga nito. Isang beses lang natin tuhugasan. Haluin nga lang natin to ng haluin mga tol. Hanggang mahugasan nga natin ng maigi. At habang binubuhos nga natin yung tubig, sasalain nga natin yung mga nauhulog dahil sayang nga ito. At dahil dalawa kami ni mama ang magluluto, ang sabi niya nga gagawin namin espesyal. Kaya nilabas na namin yung talyasi. Napakadali lang naman talaga iluto ang daruman. Dahil lang gagawin mo lang naman ay haluin mo nga lang ito hanggang maluto. Ilalagay muna natin lahat ng mga nahugasan natin na daruman. At pagkatapos, kailangan rin natin ng nyog na pangsalad. Yan kasi isa sa mga partner nga ng daruman na gagawin nga natin. Umigop muna nga kami ng sabaw ng nyog. Dahil masarap nga itong inumin tuwing umaga. At sa nyog naman natin mga kaagoy, ginayak-gayak ko nga lang ito. Na parang pangsalad nga lang din. At eto na nga mga kaagoy, hindi na nga ako naglagay dito ng tubig. Dahil lang ginamit na nga lang natin dito mga kaagoy itong second gata. Bali ang gagamitin nga natin dito na pure gata mga kaagoy, tatlo. Sakto nga lang sa 7 lata na nabili nga natin. At pagkatapos nga ay maglalagay na rin tayo dito ng nyog. Kapag maraming ang nyog, mas masarap nga ito. At isa rin nga ito sa mga pinaka-paborito ko ang kakanin. Isang kilong asukal nga ang nabili natin, pero kalahati lang nga lang ang gagamitin natin dito. At yun lang ang mga ingredients nga mga kaagoy para makagawa nga ng special na daruman. At pagdating naman sa apoy nito mga kaagoy, medium hit lang. Huwag masyadong malakas, baka masunog kasi ito. Ang daruman kasi mabilis nga lang ito maluto. Basta haluin lang natin ang haluin ng maigi. Sa paghahalo natin, naabutin lang tayo dito ng mga 15 to 20 minutes. Ngayong undas nga mga kaagoy, anong oras nga kayo pupunta sa mga puntod na mga minamahal nyo? Umabot nga kayo sa video ito, pakilagay naman sa comment section yung mga picture nyo. Undas nga ay pumupunta nga kami dun mga hapon para na. Hindi nga mainit yung pesto nga namin. Balik na nga tayo sa pagluluto. Kapag ganito nga ang itsura niya, malapit na nga yan maluto mga tol. Basta kapag lumapot na nga yan ng maigi, ibig sabihin nga, iluto na nga yung ating kakanin. At kapag medyo may nalalasahan pa nga kayo ng matigas, ibig sabihin hindi pa yan luto. Kaya ginawa ko muna nga, hinalo-halo ko muna nga ng maigi para hindi nga masunog sa kapag ilalim. Hindi nga natin to hinalo habang niluluto, may chance talaga na masunog. Kapag magluluto kayo ng ganito, make sure lang na kailangan haluin ng maigi. At kapag umabot na ganito kay sticky nga yung ating daruman, ibig sabihin niya luto na nga. Mga kaagoy, luto na nga yung ginawa nga natin na masarap na daruman. Itsura pa lang talaga, talaga matatakam ka na talaga. Kaya agad-agad na nga hinati ni mama tong dahon ng saging. Dito nga natin ilalagay yung ating nalutong daruman. Pinahidan ko muna nga ito ng coconut oil para hindi nga to dumikit. Kapag ilalagay nga natin dito yung ating nalutong daruman, bali dalawang tray pa lang magagamit pala natin dito mga tol. Sakto lang naman ilalagay natin dito at hindi natin kailangan punuin. At pagkatapos nga natin na mailagay sa tray, kailangan nga lang natin ipatag nga lang tong ating daruman sa ating lalagyanan. Ipapantay nga lang natin ito ng maayos. Lalagyan na nga natin ito ng toppings na niluto natin na nyog. Bali, mas masarap nga kapag nilalagyan talaga ng ganyan. Marami rin kasing way na pagluluto talaga ng masarap na daruman. Pero kami ni mama, ganito nga ang pagluto nga namin ng daruman sa aming bahay. Kaya tara, tikman na nga natin itong niluto namin mga boss. At habang kinakain nga ni mama, nilalasahan niya nga ng maigi kung masarap at sabi niya nga dito ay masarap. At nung ako naman ang kumain mga kaagoy, isa lang talaga ang masasabi ko, always talaga na masarap ang luto. O siya, lahat ng mga pupunta ng sementeryo, mag-ingat po tayong lahat. At guy!